Ito po yung kanilang fish cage na ang laman ay lapu-lapu. Hinay lang, kailangan mo silod. Ano silod sini, Doy? Lapu-lapu, si Baskag Mayamaya. Oh, ang lapu-lapu, fingerling so din halin. Kari lang sa within the mangrove, sir. Amo na lang. Sige pa. Wow. Okay. Buta na kay Ma. Di daw halo man na si Bas kagano kag lapu-lapu? Oo, basta pareha kadag ko na sila sa ginahalo na namo na. Okay. May danggit pa? Oh, ang danggit ang purpose niya janitor sa dira para hindi magdama ang lumot sa among okay. Skates. So amo na ang si Bas. Inat. Oo. Okay. Kung ang tani kay masakit ni makatunog. Mm. Mas masakit kit sini kung di ka kakaon. So, amo ni siya ang sibas. Okay. Amo ni isa. Asa niyo diri kayo na makita na si Tari ang damo? Amo ni siya ang sibas. Bulgan sa Ilunggo. Mm-hmm. Latest calcalifer ang scientific name niya. Ano ang volume of production niyo? Sa karon gamay pa kay limitado ang amon supply sa fingerlings. Isa na. Okay. Kay wala pa maayong may nag-produce ng mga hatchery sa mga lapu-lapu. Kag sa, ano, ga-rely pa lang kami mostly sa wild. Okay. So isa ni siya. Buyan na rin, kaya patay na rin. May ari man sinin mga ka-out na sinin dito. Oo, gani, buyan na rin. So, ini siya, amo ni siya ang tawag nga snapper, maya-maya. Ah, okay. Black Lodian, snapper. Red snapper. Red nga, ito mo na. Culture naman siya, pero red snapper na sa local name niya. So, amo na ang red snapper nga ito, ma? Oo. Red snapper nga brown. Pero may mga panahon na siya nga pula-pula gini siya. Okay. Mas pula pa sa ngabel sang mga mapula. Hindi na magsisurya mga muna. Okay. So, ang ano, ang... Grabe ng Ilunggo magsurya ba? Ang niya sino-scientific name, Lutianos argentimaculatos. Oh. So, isa na siya sa mga past grower sa ano, sa isda, sa fish cage. Buya na lang, patayin na lukoy. Dahil na siya, mas mahal-mahal ni. Amo ni siya ang tiger groper. Okay, lapu-lapu. Oo, ipinipilos, posgugotatos. Okay. So mas mahal-mahal ni siya kaysa... Pinapon kagatos ang ano ang kilo? Ini siya 1,200 to 2,000 per kilo. Amo na ang ginatos. Ang ginatos nga ano to, ngalan niya? Posgugotatos. Oo, ginatos gani. Oo, so amo ni siya among kinapangbuhin. Okay. Amo ni ang among mga grow out na dagpo. Sige, balik na na kay Basya Patay. Ito ni kay Basya Kalamatos ni. Kini, ano ni dire? Amo ni siya ang mga gulugagmay pa nga ginakultura mo ini di sa palibot. Amo ni siya ang mga espisye tanan. Okay. Mga sibas, lapu-lapu, si itong, si gane. So, kwanta lang ni siya, almost 5 months. Ano ang setup niyo dire? Who owns the fish pens? The fish cages? The association. Association. Pila ka mong miyembro sa association? 336 members. Pero by cluster. Okay. Kada cluster, may kanya-kanya sila nga buhi. Kaya may ara man individual. Mm-hmm. May ara kami association, may ara individual, may ara cluster. Sino nakabulig sa inyo? Ang LGO, BIFAR. Okay. The different... Ano ang anong bulig sa BIFAR sa inyo? May mga hatag sila mga lambat. Lambat. Okay. So, saan on yung start niya project? Since 2001, pag-start namon sini, gagmay pa ni. Mm. Ako pa lang din ang sogo. Then, after nakita nga may potential sa in terms sa livelihood sa mga tao, then, isa pa ang programa namo is fish conservation to minimize fishing efforts kasi na, medyo gamay-gamay naman ang kasagwa. Okay. So, isa na isa among mga alternative livelihood nga implement na. So, pagkakaroon, ginabuligan kami sa provincial government ng mga materials na tagaan kami. Oh. Sa BIFAR. Okay. No? So, muna nagdamo ni siya dire. Pero ang aming problema gid karon dire kini limitado lang gid ang fingerlings na. Okay, so go. So, potential ara. Potential ang kinahanglan lang kuan. Fingerlings. Congratulations, Doy. Congratulations sa Mayora. Oh. So, ang sunod sini, Talaba Farm ta. Okay. So, ara lang sa unahan. Alright. Unahan ka, may din po. Bayan ng Kabasalan, Zamboanga Sibugay. At kasama po natin ang mayor ng bayan, Katrina Kainglet Valladares. At of course, yung ating Municipal Agriculturist, kanyang asawa, at si Dodoy.
Magbanwa, Balyon. Okay. The reason why I came to this place is because of the report that it's such a beautiful place with a lot of potentials. And I'm seeing the potentials right now. Around us are mangroves. Ito po itinanim ng mga fisherfolk community organization. Ilang taon na ito doy? Ito more or less 10 years pa lang itong lugar natin na tayoan natin ngayon. Mm-hmm. Pero mostly nagsisimula kami dito magtanim 1994 pa. Okay, 1994. And ano ang benepisyong nakuha nyo sa pagtatanim ng mangroves? Sa benepisyo marami. Una, yung pagdami ng isda na mga alimango. Kaya maraming malalaki alimango dito. Yung pagdami ng mangroves during dati paghabagat, yung mga bahay namin na natutumba sa malakas na hangin, ngayon naprotektahan na siya ng mangroves. And I was told that these are different species of mangroves, no? Pagatpat. No? And Mayor, napakaganda nitong ginawa mo. Boardwalk. So I will be able to tour the mangrove area. Yes, pero hanggang dito lang muna. Uh-huh. Isang line pa kami kasi kulang pa yung budget namin. So we are planning for next year, we will develop this para at least meron na kaming ecotourism. Very good. For the people. Okay. So ang purpose mo talaga, ang intention mo talaga is pahabain pa yung boardwalk. Yes po. Para makapasok doon sa loob ng mangrove area. Yes po. Yung mga tao without necessarily disturbing the mangrove. Yes. That's very good. Doy, sabi mo bawal ang maraming alimango dito pero bawal magkuha ng alimango dito. Yes sir, kasi protected area ito, mangrove protected area. Okay. So may mga raw naman kami yung mga pwedeng mangisda sila dito lang sa labas kasi uh-huh. Alam naman namin pag dumami yung mga alimang isda sa loob, lalabas yan. So dito mahuli sa okay. Ilog. Bawal doon sa loob kasi alright. Protected siya. So makikita niyo mga kaibigan, ganyan kaganda ang ito, anong river to? Tributary ng Kabasalan River, sir. Tributary ng Kabasalan River. Yes, kasi yes. Yun yung diaanan natin kanina, malaking river daw. Yes, ito so, tributary. So ang nakikita natin dito ngayon mga kaibigan, endless mangroves as far as the eyes can see. And I would like to congratulate your town mayor. Although you're a first-term mayor, I know that your family has been involved in the political leadership of this town. So I would like to congratulate you at yung ating agriculturist. Anong pangalan, ma'am? Mila del Capitania. Miladel Capitania, and of course si Dodoy, no? And of course the members of the municipal government of Kabasalan for creating this beautiful place. I would like to come back and maybe soon we'll be able to assist you realize your dream of building an environment friendly, ecologically friendly municipality that will be powerhouse in aquaculture and fisheries, and also a model for ecotourism. Okay, so congratulations, Mayor Katrina. Thank you.